Good day guys, nandito naman tayo sa YouTube channel ko, panibagong araw, panibagong video. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, huwag mong kalimutan na i-click yung subscribe. Tapos click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong video. So for today's video guys, tuturuan natin yung mga kalapati natin or magbibigay ako ng tips para sa mga kalapati natin na makaiwas tayo sa pagtambay ng kalapati. Ano lang naman yan, ilang tips lang naman para matuto yung kalapati natin na huwag tumambay sa bubong. So, para makaiwas tayo sa pagka nagkarera na tayo or umali na tayo sa race ng club. Sa pag-uwi ng kalapati natin, makakaiwas tayo sa pagtambay ng mga kalapati natin sa bubong. So, una naman tips na mabibigay ko sa inyo, kung magpaparonda kayo, kailangan laging nasa oras. Kung alas 8, halimbawa na lang ako, kasi ako alas 8 ako magparonda. Lagi yun, alas 8 lang maga, tapos sa hapon, alas 4. So, sinasanay ko yung kalapati ko na parondahin ng alas 8, tapos sa maga, tapos sa hapon naman is 4. So, lagi kong ganun ang ginagawa ko sa kanila. Sa ganun, sanay sila or alam nila na yung oras ng lipad nila. So, tara guys, samahan nyo ako, parondahin na natin sila or pakawalan. Yun nga guys, ano? Tapos na tayo sa una kong tips sa inyo na kailangan nasa oras yung pagpapalipad. So yung pangalawang tips ko naman sa inyo, pagbaba ng ibon, kailangan wala silang makukuhang pagkain sa lapag or wala silang maiinuman. Para sa ganun, alam nila na sa loob lang sila ng loft may makakain or maiinom. Para dumiretso kagad yung ibon natin sa loob ng loft. Huwag nyo kahayaan na may nakakalat na pagkain. Kung may sobra kayong pagkain sa ibang kulungan, huwag nyo kahayaan, kailangan tanggalin nyo or alisin nyo. Kahit tubig na nasa labas, kailangan tanggalin nyo para alam nila na makakain at makakainom lang sila dun sa loob para hindi sila tumambay sa labas. So ang ginagawa ko naman guys, pansin nyo marami kong ibon. So meron akong manok. Isang technique ko yun para walang sayang din sa pagkain. Yung mga tatapon, kakainin naman ako. Kung sakaling bumaba man yung ibon ko, wala silang abutan na pagkain sa lapag dahil kinain na ng mga manok. So, yun nga guys. Ano? Yung pangatlong tips nga natin guys na mabibigay ano, sa pagpapakain naman. So, tapos na tayo magparonda. Siyempre, pakakainin natin sila. Kailangan, pagka nagpakain tayo, nasa sakto lang sa kanila. Huwag tayo magpapakain ng madami. Dahil kung sakaling, halimbawa ngayon, nagparonda ako ng umaga. Pagka nakarami tayo ng pakain ngayon, pag nagparonda tayo ng hapon, baka hindi natin mapapasok yung ibon or mahirapan tayong papasukin. Kaya kailangan, pakainin natin sila na ayon sa laki lang nila. So halimbawa, nagparonda tayo ngayon umaga, ang pakain ko lang sa kanila, kulang isang kutsara. So sa hapon, pagka nagparonda tayo, ang pakain ko na sa kanila, isang kutsara. Kaya noon na natin mabibigay ng disiplina yung mga kalapati natin. So tara guys, pakainin natin sila.
nyo na yung everyday routine natin para mapapasok na mabilis yung mga kalapate or young bird natin na tinuturuan. At iwas na rin sa pagtambay sa bubong o kung saan man. So, araw-araw kong ginagawa yun, everyday routine na natin yun, maga at hapon, para kung sakaling magpalipad tayo ng maga, tapos may kalapate tayong di pumasok. So, hayaan nyo lang guys, magugutom din kasi yun dito sa labas dahil wala siyang makakain sa labas at wala din siyang maiinom. Basta siguraduhin nyo lang na wala talaga siyang makakain at maiinom dito sa labas. Magugutom yun. Tapos kung sakaling late naman siyang pumasok, wala rin siyang maabutan. Tubig lang din ang maiinom niya. So, sa ganun, kung parondahin man natin ng hapon, sigurado guys, pagka tinawag natin or nagpakain tayo, mas mauna pa siya sa mga nauna nung magang pumasok. Dahil nga, nagutom na siya, wala siyang nakain. Dahil hindi siya pumasok or tumambay pa siya. So, lagi niyong gagawin yun sa mga ayaw pumasok. Huwag niyong bubugawin, hayaan niyo lang siya. Magugutom din yan. Tapos, sa susunod na paronda niyo, makikita niyo, bibilis na siyang pumasok dahil alam niya, walang matitira sa kanya or wala siya makakain pagka na-late siya ng pasok. So, yun nga guys, ano? Bali, update na lang tayo sa mga young bird natin na hiniwalay. So, pakita ko sa inyo. Tara guys, tingnan nyo. So, dahil masikip nga yung loft natin guys, ayan, nakita nyo naman. Ito. Bali, meron dyang may bulutong. Yung nasa dulo na yun, matutuyo na. Ito, bago nating hiniwalay ito. So, hindi natin maiwasan dahil sa lamok. So, wala pa tayong mapaglagyan na loft. Kaya, dito muna sila. Ayan. Nakita nyo naman, healthy kahit na may bulutong yung dalawa. Dahil lang siguro sa lamok. Hindi naman kasi nalilipasan ng pagkain to. Ayan. So, iniintay lang natin na makompleto yung mga pakpak nila. Then, gagawa rin tayo ng video para makita nyo kung paano ako mag-train ng mga young bird para iwas overfly. So, iniintay kasi natin yung pakpak na makompleto ng haba. Mahirap kasi pagka nag-video na tayo or ginawa na natin yung video na yun, tetipan din kasi natin yung pakpak. So, kung hindi pa ganun kahaba yung pakpak, maaaring masira yon. Kasi pag tinaypan natin, haba pa yun. Yun magiging, ano, magiging sira nung pakpak nila. So, wala pang viewing guys yan. At wala ring lipad. Hindi pa lumilipad dito. So, nasa ilalim lang sila ng puno. Wala silang makitang lugar. So, kung sakaling makawala ito ngayon, baka hindi na makauwi sa atin. Ayan guys. Bali, sa isang araw guys, gagawa na ako ng video. 100% na iwas overfly. So, hanggang dito na nga lang guys. Ano? Nag-update lang tayo sa young bird natin. Tapos, pinakita natin yung mga ginagawa natin sa mga kalapati natin para makaiwas tayo sa tambay. So, salamat sa mga matagal nang sumusuporta sa akin, sa mga nanonood dyan. At saka sa mga bagong susuporta. Nagpapasalamat na rin agad ako sa inyo. Makakabawi din ako sa inyo sa pagsuporta nyo sa channel ko. So, yun na nga. Ingat kayo guys. Stay safe. God bless. Yeah.